So yun mga kaibigan, no? Bali, wala nang masyadong pasakali. Tuturuan ko kayo paano magpadala sa LBC. So ang una mong gagawin kapag nasa LBC ka na, kailangan mo munang humingi ng number. Pangalawa, kailangan mo munang pumila tapos hintayin mong tawagin yung number mo. Pangatlo, doon na papasok yung transaction kung paano mo ipapadala yung item mo. Pwedeng cash on pickup or cash on delivery. Tapos noon, sa proseso na yon, kailangan mo mag-fill up ng form. Yung itsura ng form na pipill upan mo, ganito. Yan. Ganyan yung itsura ng form na usual yung pinipill upan ng mga napapadala sa LBC. Tapos, pag napill upan mo na yan, ipipresent mo lang yan sa staff ng LBC kasama ng item. Tapos yung staff ng LBC na magpoproseso, sila na yung magbabox, sila na yung magpapouch niyan. Tapos i-encode na rin nila sa system yan. Tapos, pagka natapos na yung encoding nila sa system, magbabayad ka na rin ng shipping fee doon. Base doon sa charge na dineclare ng LBC. So, pagkatapos mo mapagbayad ng shipping fee, bibigyan ka nila ng receipt. So, yung receipt, yung itsura nun, ganito. Ayan. So, ganyan yung itsura ng receipt. Ayan. So, dapat iingatan nyo yung resibo ng LBC kapag nagpadala kayo kasi ando doon nakalagay yung tracking number. Ayan. So, nasan ba yung tracking number dyan? Yung nasa baba ng barcode. Ayan. Yun yung tracking number nyan. Bali, pag nawala nyo to, hassle pa pag nawala. Kasi babalik pa kayo doon sa LBC branch or tatawag pa kayo doon sa customer service nila. Bali, mahalaga to kasi andito na yung mga details nung nagpadala tapos papadalhan tapos yung shipping fee na binayaran mo. So, ganun lang. Dapat ingatan mo lang tong receipt na to pagkatapos mong magpadala sa LBC kasi andito yung tracking number. So, kung may pinadalan ka, pwede mo rin itong isend sa kanya. Katunayan na napadala mo na. So, ganun. Kung paano matrack yan, nasa ano yan, nasa e-tracking nila, pwede mo namang i-search sa Google yun kung gusto mo. So, ayun lang naman. Sana nakatulong ako sa iyo. Nagkaroon ka ng idea kung paano magpadala sa LBC. Kung may katanungan ka, i-comment mo lang tapos mag-subscribe ka na rin para sa mga susunod pang video, updated ka. Kasi mag-upload din ako ng mga videos and tutorial kung paano magpadala sa iba-ibang courier like JNT, Lalamu, JRS. So, abangan mo na lang yun. Peace out.